Chronicles, chapter 4, verse 10. 1 Chronicles, chapter 4, verse 10. And it says, Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Praise be to God for the reading of His Word. That's all we see there. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nais po natin ipagpaliban muna ang ating whole series ng topic po natin tungkol sa... Nais po natin pagpaliban po muna natin ang ating pong series ng topics sa Genius Plan na sa fitness na po tayo. Hindi naman ibig sabihin ito, ipagpapaliban nyo rin ang inyong mga exercises. Magpapatuloy tayo sa exercises po natin at least 30 minutes a day. Magsunod tayo ng mga ilang calories upang sa ganun ay maging healthy po tayo. Tapos po ng ating pong mga topics for prayer ay tutuloy po natin ang ating pong Genius Plan. Dahil po ngayon ay ng March at ang emphasis po ng church natin about prayer, dinisite ko na i-revive yung isang topic po natin na pinag-aralan siguro 4 or 5 years ago. At ito po yung tinatawag po natin the prayer of Jabez. Pwede Jabez or Jabez, depende kung paano natin ipopronounce. Bahala na kayo sa buhay ninyo. So pag-aaral po natin ay ang the prayer of Jabez na isinulat ni Bruce Wilkinson. World teach. Actually, pinag-aralan ko ito siguro 13 years ago. At simula nung 13 years ago, palagi kong ipinanalangin po ito. At nakita ko na hindi ko sabihin kami, baka sabihin natin parang anting-anting. Hindi. Nakita ko nagkaroon ng maraming pagbabago sa buhay ko. Sa, hindi lamang po sa akin, kundi sa aking sambahayan, kung paano nakareceive tayo, hindi lamang na mga ordinaryong blessing, extraordinary blessing, na ipinagkakaloob ng ating pong Panginoong Diyos. Magkaroon po muna tayo ng pangkilitik ng konti ng ating pupuntang. Hindi kinakailangan sagutin po natin ito, pero nasa sa inyo po ito, sagutin na lang po natin ito sa ating pong sarili. Kayo po ba ay naniniwala na pwede ka bang mag-pray ng mga tinatawag po natin extraordinary? Mga gusto ko maraming pera! Pag-Christian ka, pwede ba na mag-pray ka na maraming pera? Gusto ko maraming bahay? Gusto ko maging successful ang business ko? Pwede kaya mag-pray ng mga ganon? Meron mga tao, meron mga Kristiyano, ang iniisip nila, kapag ka nag-pray ka ng ganon, o kapag ka nananangin ka ng ganon, ano ka na, parang materialistic ka na eh. Pero dito pag-aaralan po natin, mga kapatid, na hindi ganon, kundi meron talagang magandang plano sa atin, ang ating pong Panginoong Diyos. So pag-aralan po natin, Prayer of Jabez. Meron po tayong apat na pag-uusapan. At ito po ay isa-isahin po natin. Bless me indeed, enlarge my territory, put your hand on me, keep me from evil. Ito ang prayer ni Jabez. Apat po yan. Bless me indeed, enlarge my territory, put your hand on me, and keep me from evil. Ang pag-uusapan po muna natin ngayon ay yung tinatawag po natin, number one topic po natin, bless me indeed. Bless me indeed. Ito ang sabi ng ating pong talata. Nais ko munang basahin. Now, Jabez was more honorable than his brothers and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. And Jabez called upon the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, enlarge my territory, and your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I might not cause pain. So God granted him what he requested. 1 Chronicles chapter 4, 9 and 10. Kung titingnan po natin ang Chronicles, mula chapter 4 hanggang chapter 8, genealogy lang po yan eh. Genealogy po yan, nung bansang Israel, 12 tribes. So, binanggit ang pangalan. Naging anak ni ganito, si ganito. Naging anak na ganito, si ganito. Yun ang trend ng chapter 8, ng chapter 4 to chapter
po siya ng ilang maikling panahon para expound at para i-elaborate kung ano yung nangyari kay James. Ano yung nangyari? Siya lang ang binigyan ng importansya na ganun. Hindi natin alam kung ano dahilan. Most probably, dahil dito sa kanyang prayer request. Dahil dito sa kanyang pananangin. Kung paano siya ay pinulungan ng ating pong Panginoong Diyos. So naniniwala po ako na pagkatapos po natin ang lesson na ito, marami sa atin ang mananalangin ng katulad ng prayer ni Jabez na kung paano tayo ay nais nating pagpalain ng lubusan ng ating pong Panginoon. Tingnan po natin ang meaning muna ng meaning ng Jabez. Ibig po sabihin ito, pain. Magiging nga po natin, pain. Sakit. Sino rito ang magpapangalan sa anak niya? Pinangalanan niya, sabi ganun dito. His mother called this name Jabez, saying, because I bore him in pain. Sino kaya sa atin dito ang magpapangalan? Normally, pipili tayo yung magigandang pangalan, di ba? Nung muna panahon, kalendaryo. Kalendaryo. Ngayon naman, kung sino yung sikat na artista, kung sino yung sikat na basketball player, minsan naman, pagkukumbine natin yung ating mga pangalan, umiisip tayo ng magigandang pangalan para sa ating pangalan. Pero ito, mga kapatid, ibang klase yung nanay niya, no, no? Ni, siguro, hindi niya naisip, pagtutukso-tuksuhan siya. Pain, pain! Sakit, kung parang gano'n. Ketong, parang gano'n. Suga, parang gano'n. Eh, papangalanan mo ba anak mo ng gano'n? Sabi gano'n ng history, sabi gano'n ng kasaysayan ng mga Hudyo, hindi malinaw, alam? Basta nakalagay, I bore him in pain. Sabi gano'n nila, most probably, dalawang bagay yan. Number one, yung pagkapanganak kay Jabez, nahirapan mabuti yung nanay niya. Nahirapan mabuti. Siguro suhe. Baka hindi lang suhe. Baka nang ipinanganak si Jabez, nagpahalang. May mahirap talaga yun. Pahalang ka. Pahalang kayo. Pahalang ka. So, basta ang nangyari dyan, yun ang unang interpretation. Sabi nga nila, nung ipanganak si Jabez, nahirapan mabuti yung kanyang nanay sa pagdadalang tao at sa pamanganak kay Jabez. Pangalawa interpretation. Yung nanay niya, pinipredict na yung future ni Jabez. Pinipredict na. Tinitingnan niya yung future. Yung future mo, punong-puno ng sakit. Punong-puno ng hirap. Punong-puno ng dalampate. Siguro Pinay, may lahing Pinay ito. Ano yung buong naman, may lahing Pinay? Baka nga ako nakakita ng lunan sa balikat eh. Yung gano'n? Pag nakita natin yung anak natin, may lunan sa balikat, pasang krus. Kaya kung ko naman, maraming kasan eh. Okay naman, meron tayo nakakita, siguro lang. Siguro nakakita siya ng lunan sa tulukan ng lupa. Yung gano'n? Pag meron lunan sa tulukan ng lupa, naku, iiyak ka, marami kang iiyak. Diba ba gano'n? Pagka nakakita naman ng lunan sa talampakan, palayas to, pagkakaroon. Pag nakakita naman ng puyo, ayun naman, puyo. Sabi yung puyo, naku, edikado po, nandito puyo, huwag kang mag-abroad, huwag kang mag-usasakay na ano, sa dagat, gano'n. Tatlo mo yung ako, ano, kulit na bata nito. Hindi ba gano'n, gano'n tayo? Most probably, tingin mo na, may pamahe, meron nakita, si yung nanay ni ano ni Jabez. Kaya pinipilit niya, pain. Alam niyo mga kapatid? Parang totoo eh. Parang naranasan ni Jabez yun eh. Dumana siya ng sakit. Dumana siya ng hirap. Yun ang pangalan niya eh. Pain. Parang yun ang nakita ng kanyang mga magulang. Pero ito yung sumunod na talata. Hindi niyo nakalagay. Honorable. Tingnan natin ang verse 9. Respected. Ibig ko sabihin niya, now, Jabez was more honorable than his brother. Ibig sabihin nun, yung buong Judah, mga kapatid, mula sa chapter 4, verse 1 to 23, Judah po yun. Ganyan din yung Judah. Sabi niya, si lahat ng ito, mga kapatid, si Jabez, honorable, respected, pinagbibitagan.
iglesia. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung nakapagitan doon? Prayer! Prayer! Yung panalangin niya, Lord, hindi ako papayag na maging pain. Hindi ako papayag na ganito, Lord. Bless me indeed. Yung sabi niya, extend my territory. Put your hand on me and keep me from evil. At mula nun, mga kapatid, pagkatapos ng prayer na yun, nagbago ang buhay ni Jabez. Nagbago prayer! Yan ang nagagawa ng panalangin ho. Kaya ginagawa po namin dito sa FCC, ini-encourage namin kayo. Strengthen po natin yung ating personal prayer line. Hindi lang yung personal prayer line mo eh. Kung hindi maging intercessor ka rin, alam mo yun, mga kapatid, tuturo ko yan eh. Yung level 1 ng prayer, yung maging prayer cool kayo para sa sarili mo eh. Pero hindi ka dapat natatapos dun eh. Yung level 2, mga kapatid, magiging intercessor ka. Magpe-pray ka para sa ibang tao. At yung level 3, mga kapatid, magpe-pray ka para sa bansa. Mas marami na. Mas malawak na dahil nakakakita ka na ng vision eh. Nakakakita ka na ng mga pangitain kung anong gagawin ng Panginoon Diyos sa community, kung anong gagawin ng Panginoon Diyos sa bansa. So yun yung level ng prayer. Ito yung kailangan po natin. Yung nakita po kay Jabez. Sabi nung, ito yung wala naman sa Biblia. Ito po ay sa history ng Jewish nation. Sabi nyo nun ang kung ano nangyari kay Jabez. Sabi, ganito, Jabez was as many things the son of Cos or Kinas and is here eulogized for his sincere and fervent piety as well as perhaps for some public and patriotic works which he performed. The Jewish writers affirm that he was an eminent doctor in the law. Doctor in the law, whose reputation drew so many scribes around him that a town was called by his name. Meron pang isang town na ipinangalan sa kanya, ha? O, ibig sabihin na marami siyang nagawa. Sabi nga, pag pinangalan sa'yo, Edsa, Epifanio de los Santos, ibig sabihin, marami kang nagawa. Rizal Avenue, National Hero. Sabi, ipangalan sa kanya, mga kapatid, isang town. Isang town, ipinangalan sa kanya. Ibig sabihin nga, marami siyang nagawa. Yung pain. Mula doon sa kanyang pangalan, sakit. Nagbago po lahat. Ito po sasabihin ko sa inyo. Kahit anong nakaraan mo, kahit anong pinagdaanan mo sa buhay, kahit ano ang sinasabi ng tao na magiging kapalaran mo, kaya niyang baguhin ng panalangin. Kahit baguhin ng panalangin. Dahil makapangyarihan ng Diyos at kayang baguhin niya, binago ng Diyos, itong si Jabez, si Jacob, mga kapatid, alam niyo, pangalan ni Jacob, deceiver. Kaya manlulaw ko siya. Deceiver. Pero binago niya siya ng Panginoong Diyos. Nakipaggulong siya sa Panginoon. Nakipaggulong siya. Hindi siya pumayag. Hindi kita pakakulang. Sabi sa anghel, hanggang di mo pinagpapala. At simula lang, nagbagay meaning ng pangalan ni Jacob, mga kapatid. So, nakita po natin ito. Ito po yung nais natin gawin. Bawat isa po sa atin, magkaroon ng pagbabago. Sa buhay po natin, ma-realize po natin yung kapangyarihan ng panalangin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tingnan po natin ang ibig sabihin ng call. Ano siya? Sabi niya? Ibig sabihin po nito, help. Tumawag siya sa Panginoon Diyos. Jabez, sabi nito, Jabez, call on God. Help me, O God. Yung po ibig sabihin ng call. Natunod ko dito. Hindi lang tumawag, hello. Hindi ganun. Hindi lang yung ganun. Ibig po sabihin itong call na nakalagay po dito, help. Ate, pagka yan, pagka tinignan pa natin yan, intense. Intense prayer, intense. Na paghingi ng tulong. Na yung bang tipong wala ka ng ibang aasahan kundi ang Diyos. Ang nakikita ko ito yung parang nalulunod eh. O yung parang nandun ka sa loob ng bahay na nasusunod. Pagka ba nasa loob ka ng, bahay na nasusunod, paano ka hihingi ng tulong? Hindi ha? Intense! Help! Hihingi ka ng tulong eh! Ganun to! Lord, help me! Tulungan mo ako! Bless me indeed!
tungkol sa Kanya, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Tingnan po natin yung preview. The preview of Jabez's blessing. Normally, kapag tinawag natin blessing, ordinary lang yan. Parang bang bahen, parang at chi, bless you, bless you. Parang ganun lang, no? Bumahin ka lang, chi, bless you. Yun ang tingin natin kapag, ano eh, kapag blessing. O pag meron pa ng bata, God bless you, parang dumaan lang. Pero kapatid, iba pala ang meaning kapag sa Bible, yung pagbinanggit mo yung bless. Kaya yung pronunciation ng blessing sa language, yung palagi kong binabanggit, pagpalain kanawa ng Panginoon, iba ibig sabihin nun sa mga Hudyo. Ibig ko sabihin ito, kukumpula, hindi natin nailagay sa ating post slide. To bless, in the biblical sense, means to ask God for the supernatural favor. To ask God, God bless you. To ask God for supernatural favor. Kapag pinipinas mo yung mga bata, yun yan. Ina-ask mo yung supernatural favor from God. We're crying out for the wonderful, unlimited goodness that only God has the power to give. Yung po ibig sabihin ng blessing sa Diyo. Ina-ask mo yung supernatural blessing. Kung baga binubuksan mo yung durawan ng langit, na tanging ang Diyos ka ang pwedeng magbigay. Wala pong iba. Wala pong ibang pwedeng magbigay kung hindi ang ating Panginoong Diyos lang. Tingnan po natin itong the description of Jabez's blessing. Ibig sabihin nito, bless means to bestow favor or kindness. To bestow favor or kindness. Binanggit ito sa Genesis chapter 39 verses 3 and 5. Ibig sabihin nito, Lord, bless. Bless him, Lord. Bless me, Lord. Your kindness, Lord. Your favor, Lord. Yung favor mo, Lord. Ibig sabihin, Lord, yung iba, Lord, yung para sa ito, iba yung sa akin. Yung favor ng Panginoon Diyos. Yung kindness ni Lord ang hinihingi po natin. Maganda naman ang ibig sabihin ng indeed. Ibig sabihin ng indeed, mga kapatid, ay intense. Intense. Para daw ito, tatlong exclamation point. Tatlong exclamation point. Bless me, Lord! Pagpalain mo po ako, Panginoong Diyos. Pamaya, makita po natin kung ano ibig sabihin. At talagang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, hindi yung ano lang eh. Ordinary yung pagpapala. Intense! Intense! Intense cry and intense blessing na galing sa ating pong Panginoong Diyos. The distinctives of the Jabez blessing. Yan po tayo makikita ilan. Number one, the blessing is not impersonal but personal. Bless me! Ako, pagpalaan mo, it's personal. Hindi po selfish siya. Pero sinasabi niya, Lord, bless me, indeed. Ibig ko sabihin niya, ay humihingi siya ng pagpapala mula sa ating pong Panginoong Diyos. Ito, yung susunod, I have nothing against doon sa mga hindi naniniwala dito, naniniwala sila doon sa isa pa. Ganun, hindi naman akong gano'n. The blessing is not specific, but general. Binanggit ba niya, no? Binanggit po ba ni Jabez kung ano yung blessing? Hindi, walang binanggit ha? Walang siya binanggit. Basta sabi niya lang, bless me indeed. Binanggit na niya. Kasi mayroon mga katuluan, hindi ako against doon, no? May mga katuluan na kapag hihingi ka sa ating Panginoong Diyos, hihingi ka ng specific. Hihingi ka ng lalaki, Lord. So, matangkad. No, specific eh. Specific. Matangkad. Tall, dark. Matapera. Yun ang specific. Hindi, hihingi mo. Pag humihingi ka kay Lord. Sa akin, okay na eh. Yun ang paniwala nila eh. Wala akong problema yun. Ayaw kong contradiction. Pag hihingi ka ng kotse, sabihin mo ko ng brand. Sabihin mo ko ng model. Sabihin mo ko ng specific.
Gusto nila specific. Pero ito, mga kapatid, yung prayer ni Jabez ba eh? Hindi. General eh. Bahala ka na, Lord. Basta gusto ko, pagpalain mo ako ng lubusan. Kung ano yung gusto mo, Lord, yun ang gusto ko. Baka kasi nag-pray ka ng Lord, gusto ko kotse. Di, gusto ko SUV sa'yo, SUV! Di ba? So, ginawa ni Jabez, pinaubayan niya kay Lord. Bahala ka na, Lord! Kung ano gusto mo, Lord, basta gusto ko, i-bless mo ako ng lubusan sa general blessing. Again, ha, ulitin ko na, ha, wala akong problema sa specific. Gusto mo pray ni specific. Okay, yun. Yung problema, hihingi namin sa Panginoong Diyos, pero ipagpapailagin pa rin natin, time will be done, kalooban ng Panginoong Diyos. Pero in relation to this prayer, pinaliniwanag ko itong prayer ni Jabez. This is a general prayer. Hindi po specific prayer. Sabi ni Bruce Wilkinson, note, a radical aspect of Jabez's request for blessing. He left it entirely upon God to decide what the blessing would be and where, when, and how Jabez would receive them. Bahala ka na, Lord! Kung ano, kung kailan, kung paano, bahala ka na, Lord! Basta pagpalaan mo po ako. In prayer niya. In prayer ni Jabez. Maganda itong pangatlo. The blessing is not directed by man, but God. Hindi sa tao eh. Lord, ikaw. Ikaw ang magbibigay. Ikaw magkakaloob sa atin. Hindi ba mga kapatid, paniwala ko? Ang panalangin po natin ay tinutugon ang ating pong Panginoon Diyos. Naniniwala ba kayo na kapag ka nanalangin tayo, tinutugon ang Panginoon Diyos? But, again, sabi natin, iba-iba, tinutugon, pero iba-iba yung tugunan ng Panginoon Diyos. No? Yes, but wait. Kaya meron pang pang-apat. Kapag ka mayroong hinginig ka, ibibigay ng Panginoon Diyos. Pagpaliwan nito mamaya. Tignan po natin ang pangapan. The blessing is not meager, but hindi pipitsugin. Hindi pipitsugin. Abundant. Yung kayang ibigay ng isang Diyos. Hindi yung, Lord, pwede na sa akin yun. Masyado ka ng mga ano. Lord, pwede mo po yan. Lord, pwede mo kuha ang pahing sa ako. Ewan ko. Ayaw ko maging materialist eh. Pero paniwala ko, pag gusto mo ng marami, alam niyo kung bakit? So that you can do more for God. You ask more so that you can do more for God. Hindi para sa sarili mo. Makikita natin mamaya, hindi para sa iyo lang. Kaya ang gusto na ganito, bakit? Para gamitin ka ng Diyos na pagpapala sa ibang tao. Para hindi pagpapala sa ibang tao. Hindi mo paniwala ako. Kung ibibigay sa'yo ng Diyos, wala ko pera. Basta itong mahalaga, ipinagpapailalim mo ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Number 5, binisira po natin ako, the blessing is not weak, but fervent desire. Baka kung ilalaraw mo si Jabez nito, eh. Nananamis ko yung nananamis. Fervent desire. Gustong-gusto niya sa kanyang puso. The Jabez blessing are given. Napakaganda nito. Ito, napasa na po natin. Huwag
natin sabihin na prayer ni Jabez ay parang magic. Di ba parang ginawa na natin yun eh? Parang ginawa na natin chant. Di umaga, magiging magic. Magagawin yung pag-pray niyo, automatic na darating. Hindi, hindi yun. Misconception na. Misconception. Yan na natin itong principles. The Jabez blessing are ultimately from God. Walang na. Hindi galing lang sa atin. Anong dahilan? Isa lang ang dahilan. Because God loves to give. Because God loves to give. Nature ni Lord John, ha? At hindi lang nature ni Lord John. It's a pleasure of God. Nasisiyahan siya kapag ka siya nagbibigay. Nasisiyahan siya kapag siya nagkakaloob. So nature ni Lord John. So kaya ka pinipapalan ng Panginoong Diyos. Bakit? Mabait ka? No! Tsura natin. Hindi kayo ganun. Hindi ganun si Lord. Kaya tayo pinipapalan ni Lord dahil, mabait si Lord. At nature niya yun. He is a blessing God. The Jabez blessing, are given for those who ask. Ulitin nga po natin, ask. Ito, ito yung patrolesya lang po dito. Alam na ba ng Diyos bago pa tayo manalangin? Alam na ba ng Diyos bago pa tayo manalangin? Siyempre! Alam niya. Pero bakit kinakailangan pa mabas? Bakit kinakailangan pa mabas? Bakit kinakailangan pa humingi? Sabi ni Pastor Ricardo, may mga promises na meron. Meron premise. Meron ang gagawin niya. Ask, it will be given. Kung walang ask, walang given. Kaya, sinabi niya yun eh. Sabi niya na ako, kapag hiniling mo, ibibigay ng Panginoon Diyos siya. Bakit? Obligado siya dahil sinabi niya yan eh. Pangako niya yan. Ito naman ang tanong sa inyo. Naniniwala ba kayo na kahit hindi mo hiningin, ibinibigay niyo? Ako hindi. Ako hindi. Eh, Pastor, bakit binigyan ako ni Lord? Hindi ko naman hiningi. Bakit binigyan ako ni Lord? Alam niyo, mga kapatid, ito paliwala ko. Mayroong ibang tao na humiling para sa'yo. Sapagkat yun ako eh, if there is an ask, ibibigay eh. For all we know, baka kaya ka meron yan, prayer yan ng nanay mo, na namatay na, 20 taon na. Merong ask! Baka prayer yan ng lola mo. Baka prayer yan ng ninuno mo, prayer yan ng ibang tao. Prayer yan ng pastor mo. Huwag mo sabihin, wala ng ask, meron. Sapagkat yun ang premise eh. Kapag ka meron ask, meron bibigay. Bakit hindi ka mo mag-ask. Pero bakit ang tanggap mo? Mayroong nananangin para sa'yo. Pagulang mo, asawa mo, pamilya mo, nanay mo, patay na. Pero noon lang tinugon ng Diyos ang panalangin. Noon lang binigay ng Panginoong Diyos. Isa rin yung panahon ng Panginoon. Ika-ikan yung panahon. Ang ating Panginoong Diyos. Sa natura dyan. Hindi makakata pa. The potential. The potential. Sabi ka na dito, the potential of God's blessing. You will obtain more of God's blessing. At yung pangalawa, kung ganda. Your heart will be overwhelmed. Masusurprise ka na lang. Yung time na nun. Wow! Uy, bigla ka na lang. Sa biyaya na binigyan ng Panginoong Diyos. Magugulat ka. Ganyan na nangyari sa mga alagad eh. Doon
ba kalaya si Apostol Pablo, kalaya si Pedro? Wala, nandiyan na lang! Pinag-pray niyo ko, di ba? Nagulat ka pa! Pero, totoo yun. Meron mga beses na ma-overwhelm ka. Kumanta kayo ng mga HGIS worshipers. Isusurprise kayo ni Lord. But we must ask. We should ask. Your life will overflow. Ay, ganyan na sabi ko. Bakit hindi mo sana humingi ng more? To overflow. Kasi yan sabi ko palagi magdikit kayo sa mga tapang kibroni. Pag overflow niya, maaanggihan ka. Kapag ka nagdidikit ka naman sa mga taong sumain kay Lord, pag tama ng kitlan. Matamay ka. Pwede yan. Kasi, it will overflow sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito sabi ng Panginoon Diyos kay Moses. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to Aaron and his sons, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you. Give you peace. It's God's desire and pleasure to bless his children. Yung prayer lang po natin ito, you know, sabay-sabay po natin ipatayin natin. Dear Lord, want to let me pray. Dear Lord, the Lord has you to bless you and you will love to give me. Praying for an anxiety is to ask the last for them. He is open in our heart and be gracious to me. You are good and everything you do is good. So let me experience you today. God bless you.